Hello po, hello po. Magandang buhay po sa atin lahat. Mga kabalaybay bunga, mga kasamahan dagat, mga kasamahan gubat. Yan. Ako naman ay may kaunting i-share lang sa inyo na maaring totoo, maaring hindi. Yan. Kayo ko ay naniniwala sa mga manghuhula, sa mga guhitang palad. Yan. Ay kahit sino man ho ang tumingin sa aking guhitang palad, iisa ho kanilang mga sinasabi. Kagaya ho na rin. Yan. Yan. Diretso-diretso daw yan. 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 Diretso. Oh, kita ninyo, diretso-diretso daw. Ang sabi nilang mga tumingin sa aking palad, yan ay kang iyong palad na yan, guhit ng iyong palad na yan ay talaga ikang, ako daw ay mahilig sa mga patalim. Yan ang sabi. Ay, sa isip-isip ko naman, paano nga kung hindi hilig sa mga patalim na yan? Agaya na lang ng gulo. Ay, ako elementary pa lang, nangangahoy na. Dahil ang bukod yun sa panggatong, dahil pagdadating ang tag-ulan, ang taghabagat, kailangan meron ang naka-stack ng mga kahoy na panggatong sa silong ng bahay. At bukod naman yung pambenta. Yan, para magkaroon ng kaunting income. Oh. Tapos, yung karet, yung pangkaret sa panggapas. Meron din ako noon dahil lang may alaga akong kambing, ay kailangan mangumpay. So, kailangan ng karet. Kaya, mahilig sa patalim. Sa mga gulo, kung ayan, okay. Ayan, ay dahil yan ang basa sa akin, guhit ng pala. Dahil diretso daw, diretso. Yan ang sabi sa akin. Ayan. Pero ako may isang kwento akong nalalaman din na nagpatingin din ng guhit ng palad. Nagpatingin din. Ay sabi, nung manghuhula, sabi doon sa dumating mag-asawa, sabi doon sa lalaki eh, nung matingnan yung palad eh, sabi, ang iyo ikang signos ay kailangan ika iiwas ka sa apoy at bato. Yan ikang signos mo, yan ang ikang iiwasan mo. Dahil dyan ka ika madadali ang buhay, kailangan ika iiwasan mo yan. Hindi madali sabi, di natapos na ang pagtingin dun sa palad, dun sa lalaki, di umalis na yung mag-asawa. Ngayon, noong pauwi na sila, habang sila naglalakad dun sa kantong pasakan nila, may nakita ngayon silang may apoy, may silab, may sunog. Yan. So, ang ginawa ng asawa, ay naku, balik ikata yung balik, dahil ika ang signos mo ay apoy. Kailangan tayong bumalik, balik. Dumaan na naman doon sila pumunta sa may kabilang dadaan ang punta sa kanila, kabilang kanto. Habang sila naglalakad, may nakita silang nagbabatuhan, rambulan, matuhan. So, balik na naman sila dahil ang signos niya ay bato. Balik. Ngayon, para makaiwas sila, dito ngayon sila dumaan sa National Highway. So, para kahit malayo ang pagpunta sa kanilang bahay, ay di at least nakaiwas naman sa apoy at bato. Yan. Ito yun na, nung habang naglalakad na sila sa National Highway. Ngayon, may parating na isang dump truck. Itong dump truck na ito ay punong-puno naman ng buhangin, kargang buhangin. Siyempre, mabigat siya. Ngayon, habang sila naglalakad yung mag-asawa, natanggal ang gulong ng dump truck. Natanggal. Kung ito yung pag-ikot na ganyan ng gulong, ang natamaan ngayon itong lalaki. Kung hindi dago ko na sa likod, daga sana yung gulong. Kung hindi plak daw sa kalsada yung lalaki. At tapos pagka-plak ng ganyan, yun naman gulong, ay di banda-bandaro lang saka din yung gulong doon na bumagsak din sa may bandaro. Ngayon
Ito na ako, di hagulhol ngayon ang pag-iyak yung babae. Naku po, asawa ko, ano man nangyari sa iyo? Ganyan rin, hindi mo pa naman yan ika-signos, hindi pa naman yan ako sa iyo. Bakit yung panggulong na yan? Ganyan rin, talagang hindi na kang makaiwas sa disgrasya, sabi nga yan. Biglang napatingin niya yung babae dun sa gulong. Oh, lalo nang umiyak, sabi, inang ko po, talagang pinagsabay na nga po. Pinagsabay na, dahil nakita yung tatak ng gulong. Pinagsabay na talaga. Ayan, tatak ng gulong ay Firestone. Pinagsabay na daw ang bato at saka apoy. Firestone. Ano ka po? Ay, di yun ang signos. Okay po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Paki-subscribe na lamang po at pakapindot na lamang po ng button para po lagi kayong updated. Maraming salamat po. Una y Dios.